Yung pinaka-latest po nito, last, January. May na-recover na hair strands doon sa sasakyan na kung saan may na-recover din na blood na belonging to the victim. Meron dalawang hair strand doon na doesn't belong to the victim. Lalaki raw yung may-ari ng hair strand na yun. Galing sa isang lalaki, yung dalawang hair strand na yun na na-recover. Ayon kay Carl Jacinto Malinaw, chief ng CIDG Region 4A. Ang request ko, baka pwedeng by now, sabi ko after a few days, give us an update kung ano nang ginawa ng PNP sa ebidensyang yon. Sabi niya, kakausapin daw niya yung kanyang legal team kung papaano nila na magawang paraan na para yun ay iobliga yung persons of interest at ma-match. Mm-hmm. Ang suggestion ko naman, kung sakaling tumanggi yung person of interest, baka pwede yung kamag-anak kung papayag. Sabihin sa kamag-anak, tutahin, hindi ka naman suspect eh. Request lang namin kung papayag ka na para makatulong ka sa investigasyon. Dahil pwede naman i-match yan yung isa blood relative. Yes. General Lucas, okay. Alam po sana kami ng follow-up. Tama ho ba na ito pong person of interest natin, si Major Alan De Castro, ay na-dismiss servisyo. Therefore, siya po ay mapapakawalan sa kustudiya ng PNP kasi dati siya po ay nasa holding area ng PNP. Is it true na pakakawalan na siya sa kustudiya ng PNP? So he's free as a bird na lalabas na? Opo, na tama po yan. Dahil noong January 16, napirmahan ko na po yung dismissal order niya as recommended by RIAS 4A. So nung natanggap niya yung dismissal order niya, is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Okay. Para sa akin, ang dating niya, sir, good and bad. Good dahil wala si servisyo, hindi niya ma-influensya yung investigasyon. Hindi niya magamit yung kanyang posisyon. On the other hand, since wala na siya sa poder ng PNP sapagkat siya po si Bak na, kailangan pakawalan siya ng PNP at wala nang may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na ho siya magtago kung sakasakali man he chooses to hide for whatever reason or tumakbo man kung saan niya gustong tumakbo, libre na po siya. Tama, yun yung bad. Doon. Tama po yan. Pero ang PNP mo ay may paraan po para i-monitor itong kinaruruunan ni Police Major De Castro. Ang sa akin sana, sir, sana yung pagbitaw sa kanya or pagsibak sa kanya ay yung bang nililitis na yung kaso sa korte. Oh, pero meron po kasing motu-proprio investigation na ginawa ng RIAS natin. So kung hindi po natin pwedeng pahabain yon dahil mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yon eh. Opo. And dapat sa ganitong araw, dapat matapos yung investigation na yon. Nagkataon na nauna itong administrative case niya na ma-resolve. Don't get me wrong, General. As a matter of fact, very commendable po yung naging resulta ng investigation. Opo. At action na ginawa po ng inyong RIAS. Napakabilis nga po. Okay, ibig sabihin, very competent po yung mga taga-RIAS. Hindi ko kine-question yan. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala siya kustodiya ng PNP, pwede siya magtago. Sabi niyo, meron kayong way na ma-monitor, pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa. Well, that will depend po kung ma-resolve ka agad yung final sa kanyang criminal case dito sa Batangas. Kaya nga po, kung halimbawa, sir, pinakawalan siya ngayon, di ba sir, nakawala na siya? Opo. Alam ba, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong bukas o China, o di, hindi natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang kaso sa korte, wala pa namang departure order na i-file because meron ng warrant. Di pa ba, sir? Tama po yan. Okay. Nung makausap ko si Carl Jacinto, yun si ADG ng Region 4A, meron na po nakuhang dalawang hair strands doon po sa kotse. Opo. Yung hair strands daw po na yun, it belongs to a male. Now, ano na pong nangyari, sir? Yun po ba ay na-i-cross-match na sa mga person of interest? Well, ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng CIDG dahil yung criminal aspect ng case ni Major De Castro is hinawakan po ng CIDG. Yung administrative case lang po niya, yung hinawakan ng PRO Calabarzon. Okay. And doon sa tinatanong nyo, ang pagkakaalam ko, meron na po silang request papunta sa korte para i-compel itong person of interest na magbigay ng sample ng DNA. Sige po. So pupunta na ako kayo sa CIDG. Maraming salamat po, General Kenneth Lucas, Regional Director ng Region 4 APNP. Sir, mabuhay po kayo, General Lucas, sir. Welcome po, sir. At maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Colonel Malinaw, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Rafi, at sa lahat ng followers po ninyo. Okay. Nung last time mag-usap tayo, yung dalawang hair strands na nakuha niyo po sa kotse at
sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga prices of interest na submit themselves sa cross-matching nung narrative yung ebidensya. Nangyari na ho ba yun? I have requested the PNP Calabarzon na kung pwede kami makakuha ng sample, specimen, dun kay Alan Di Castro at saka kay Jepoy Magpantay kasi nasa pangalaga nga nila. Opo. However nga sir, unfortunately, na-dismiss na po siya. Yung request po namin, gumawa rin po talaga kami ng request, but hindi lang po umabot. When did we talk, sir? Yung nag-usap tayo doon? January 11. January 11, ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What date was that? January 11, Thursday po. Thursday. Ano ba ngayon? Ngayon po ay January 19, Friday. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kailan lang po napakawala ng PNP sa kanilang kustodiya? 16, sir. 16. 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 so, na effective lang ano, sir, ng... Okay. So matapos tayo mag-usap, sir, hindi niyo po agad kinabukasan Saturday o Sunday? Nagawa kagaw kami na request. I think that was Friday, sir. Nagawa agad kami na request. Okay. Sa proper age, yes, sir. Okay, nung nagawa kayo ng request, what date was that, sir? On that day, sir, na nag-usap tayo, I think Friday. Okay, sir. Sige po. Kailan po na-receive ng region? On ng same region date, sir. Same date po. Same date. Nung ma-receive po nila, ano po naging reply? Sir, our request, sir, is for the availability of Alan Di Castro if he will consent to the extraction of sample specimen. If he willingly submit himself. So, did yes, he submit sir. Himself or did he negative, turn it down? Sir, wala po. Ang in-specify ko dun, sir, is makakuha kami ng official reply, black and white, kung papayag o hindi, para lahat meron na may paghahawak. Kaya nga po, sir, so nung pinadal niyo on the same day, yung request, ano po ang naging reply? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot? Yes, sir. Okay, so walang problema dito yung talaga magaling itong CIDG. Again, pangalang beses na ako sa saludo sa inyo, General Malinaw, no last time, if you remember, sumaludo po ako sa inyo dahil mabilis kayong umaksyon at yung mga pinagsasabi niyo po, talagang yes, it is expected na gayon po talaga ang dapat niyong ginawa. And yes, I appreciate yes, that. So dito ngayon, sinasabi niyo po, nag-request kayo sa region na para i-compel kasi nasa kustudiyan nila yung si Major Di Castro yes, sir. Na para makuha ng specimen para i-cross-match doon sa nakuha niyong ebidensya. Yes, and also the drug test, sir, and also the drug test. And the drug test po yun, sir. Hair, blood, and drug test. Right. Pero inupuan lang po ng region. In other words, lumilitaw. I cannot comment on that, sir, no? Kasi kami, sir, we submit the request and we are waiting for the reply. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun eh, pag pulis, binibaby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, nako, kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun. Wala na. Nakawala na. Walay na. Major General Kenneth Lucas, magandang hapon po, sir. General. Opo, magandang hapon po. Okay. General, na. Kausap ko po sa kabilang linya si Colonel Jacinto Malinaw. Nung January 11, nung kausap ko po siya, sabi niya, on that same day, nagpadala siya ng sulat sa region requesting the region, since nasa kustodiya po ng region, si Major Alan Di Castro, na i-compel na mag-submit ng specimen para sa cross-matching ng evidence na nakuha sa kotse. Inupuan lang po yung request ni Colonel Malinaw. What happened po, General? Well, we sent a letter to Police Major Di Castro. Unfortunately, sir, siguro ang advice ng abogado niya is huwag magbigay ng DNA sample. But do we have that in black and white, sir? Opo, opo. So ang gusto ko lang malaman, sir, totoo ba na-receive nyo January 11 yung request ni Colonel Malinaw? At nung ma-receive nyo po, sir, ano naging course of action ninyo? Well, agaran po natin dinirect si Major Alan Di Castro para magbigay ng DNA sample niya. Unfortunately, ang advice ng lawyer niya is hindi magbibigay. Ah, okay. So, ibig sabihin, sinulatan niyo po, kinausap niyo agad si Major Di Castro? Kinausap ko po siya mismo. Andito lang po siya sa camp ng PRO Calabarzon. Okay. Anong sagot niya po sa inyo, General, bilang isang major siya? Ano sabi niya? Ang sagot po niya sa akin is magko-confer siya dun sa lawyer niya. Okay. Kailan po yun yung tinanong niyo siya kung pwede nang makumpila siya? Kung 12 po yun or 13, kung hindi po ako nagkamali. Doon pa lang, alam na this, ano? Kasi kung wala kang tinatago, malinis ka, why not? Ito na, sige.
Pero wala po kayong ginawang personal convincing na, bata, sige na, kung talaga malinis ka na, yun ang pinapalabas, malinis ka, wag na mag-lawyer-lawyer, pumayag ka na. I would have done that if I were in your shoe. Opo, ginawa ko po yan dito sa opisina namin, no? Pinatawag ko siya and kinu-convince ko siya. Lahat na sinabi ko sa kanya, unfortunately, yung lawyer pa rin niya ang sinunod niya. Okay, nakaluma naman to, yung tumanggi siya. So, nung pagtanggi niya, sir, wala na kayong magawa, and then you have to let him go. Opo, at nag-uusap na lang po kami ni CIDG kung ano yung next na gagawin namin. And of course, through a court order yung gagawin. So, pagkatapos po, sir, nung tumanggi siya, then lumabas na po yung resulta ng RIAS na pakawalan siya kasi dismissed na siya from service, tama? Hindi po, lumabas po yung recommendation ng RIAS nung 16 po. Ngayong 16 January. Ano po naging basehan po para ma-dismiss siya sa servisyo at mapakawala na po sa kustudyo ninyo? Yung extramarital affairs po niya. Ah. Opo. Eh kung yan lang po pagbabasehan, ang dami po dyan sa pulis. Baka maubos po yung pulis natin kasi marami naman pulis natin dyan. Pasensya na, nagkakaroon ng extramarital affairs even while we speak. So dapat lahat din yun, gawa ng motor proprio investigation. Huwag na itong De Castro. Well, meron na pong mga na-dismiss na mga kapulisan tungkol dyan sa kasong yan, no? And of course nga, ang kagaya ng binibitawan ko dati na pag merong mga polis na merong extramarital affairs is yung integridad ng kapulisan natin yung nawawala. Opo. Kaya nga po, nagkakaroon ng motu proprio investigation. Opo, sige po, sige po. Maraming salamat po sa muli, Brigadier General Kenneth Lucas. Magandang hapon po, Sir General. Opo. Colonel Jacinto. Yes, sir. Magandang hapon po. Narinig naman ninyo yung kasagutan po ni Colonel General Lucas sa mga katanungan ko. Now, isa na naman pong hirit. Hindi ba natin pwedeng kausapin yung mga relatives ni Major Alan De Castro at maging itong tao niya na si Jepoy? Actually sir, marami na kaming effort dyan sir. Actually sir, yung tatay niya dating pulis din, no? Ayaw? Ni Major De Castro. Ayaw sir. At ang parati lang sinasabi sir, haharapin na lang niya ang kaso sa korte. Okay. Gayon pa man sir, sa ganong development, gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo sir, nagkaroon kami ng case conference with DOJ prosecutors at saka yung pamilya Camilon nung isang araw at napag-usapan nga namin na imomotion na lang namin sa korte yan. Pag dumating kami sa trial, imomotion namin for the extraction. Blood, hair, at saka drug test, sir. Kendall, alam nyo kung talagang magaling lang kayo, kung talagang gusto, maraming paraan. I'll tell you kung paano. Makinig kayo, hindi ako police, ha? Kayo ang police. Pero siyempre, sir, hindi patama sa inyo to. Siguro sa mga taga-region, kung gusto talaga siya makakuha ng ebidensya, ilang araw na siya dyan sa region, sir? Ilang araw na? Mahigit 2 buwan, sir. Okay. Wala ko lang 3 buwan. Pagkatapos kayo makakuha ng buhok sa kanyang isang sasakyan, sir, siya ay may tinutulugan. Eh sana pag alis niya, yung kanyang unan, merong doon? Nag-harvest. Naghanap ng mga hairspun. Or sa banyo, pagkatapos niya maligo, may sasalisi papasok doon, mangulekta ng mga buhok. Sigurado ako may mga buhok na lagas doon sa pagligo niya. O sigurado ako pagbango niya, pagsiyar niya, may sasalisi, kukunin yung unan, maghanap ng hairspun doon. Bingo! Pwede po yan sir, pwede nga po yan. Kaya nga, ba't hindi ginawa? Meron lang kaming sinusunod dyan base sa aming investigation plan, sir. Kasi we have read, sir, dun sa whereabouts ni Catherine Cameron. Sir, sorry, kanalaga, pinupuri kita kanalaga. Hindi ko babawin yung pagpuri ko sa inyo. Pero yun nga pong sinasabi ko, na sana po, naisabi po yun, nagkaroon po ng close coordination, pagtutulong-tulungan ng CIDG at saka ng region. Sasabihin ng CIDG, kung talagang kayo ay magkakaisa yung inyong pong pakay na para makakuha ng ebidensya na kailangan dito sa kasong ito to solve the case. Yun na nga po sir, di ba? Nung paglabas ng hairstyle na declared na panglalaki, eh wala namang kaalaman na ito si Major. Kakausapin yung isang tao doon sa loob ng region. Pagkagising niya, kunin yung kanyang unan, kunin yung kanyang kumot, yung kama niya, vacuum yun. Sigurado ako sa pagbabacuum, may makukuha mga hairstyle doon. O dili kaya, pagligo niya, o tingnan yung mga suklay niya, siyempre may suklay siya dyan. Yung suklay niya, pag nilagay niya sa cabinet, ukurin yung suklay niya, may buhok doon. O pagligo niya, sigurado mayroong buhok doon. Pagkatapos niya ligo, paglabas niya ng banyo, may papasok kunyari na pulis, maliligo din. Pero yung pala, magkukuha ng mga buhok. O, di ba? O, so ano pong next plano natin, Colonel? If ever na ma-resolve itong kaso, sir, nag-file nga po rin po kami ng motion to inhibition ng Batangas Prosecutor's Office. Batangas Prosecutor's Office, okay.
Kasi yung abogado ni Jeffrey Magpantay, sir, ay dating membro ng Batangas Fiscal Office. Ayun. At retired judge din po ng Batangas. Ayun. Kaya napagkasunduan namin ng pamilya, sir, nailipat namin sa DOJ Regional State Prosecutor. Okay, dito okay. Dito po sa San Pablo. Para mawala yung agam-agam, sir, na... Siyempre, sir, kasamahan niya dati yun, no, fiscal. At dating judge yung abogado at kilala rin ng mga De Castro. So, ano, sir? For purposes of PI, minarapat namin, sir, na ilipat na muna. Okay. And ngayong January 22, sir, ay sasagot po yung abogado ni Magpantay, pati kay De Castro. Pinagko-comment po sila ng investigating fiscal kung anong masasabi nila. Okay, very good. Yeah. Motion namin. Colonel, isang tanong na lang. Ano, ito pong pamilya ni Major De Castro, are they influential in Batangas? Yung tatay po niya, sir, ay dating member po ng PNP. At kasalukuyang municipal administrator po ng Tuwi Municipal Government. Ah. Yes, sir. Ah. Oh, okay. Okay. Yes, nakikita ko na po yung mga balakid. Yes, and sir. Again, yes, you're doing your best po, Colonel, and I really appreciate you. Sana po lahat ng mga police ay katulad po ninyo umaksyon at mag-isip. Salamat po sa inyong serbisyo, Carl Jacinto Molina. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, sir, sa ano, sir, sa tulong din po ninyo, sir, sa programa po ninyo. Mabuhay po mga taga-CIDG at mabuhay po kayo, Colonel. Attorney Garrett. Yes po, sir. Okay. Ang nangyari dito, nasa kustudiyan nila yung person of interest. Yes po. And then gumawa sila ng motu proprio investigation para ma-dismiss ito at mapakawalan. Ngayon, yes, si Major Alan De Castro, na person of interest, hindi pa naman siya suspect, yes, eh nakawala na at who knows kung yes, what will he do next. Ang sabi naman ni General Lucas, monitor daw nila yung mga galaw ni yes, po, sir. Major Alan De Castro. Yung sa akin na nakita ko, parang may problema dito yung region. Yung CIDG wala eh. Parang nagdidilidali itong region doon sa mga aksyon na supposed to be nagagawin nila. So pwede ba natin ito i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before, tungkol, i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative although, techniques, yes. Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin, I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court sa pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po i-motion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which might destroy the identity of the accused, maa-acquit pa po. Kahit positive po, sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence, sen, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po. Sir. Kasi yung mga kamag-anak tumatanggi rin eh. Dapat cross-matching ko sa mga relatives nitong si Major Alan De Castro. Eh kaso pati yung mga kamag-anak tumatanggi. So ang ibig mong sabihin, pwede na i-file yung kaso sa korte. I think naka-file na yung kaso sa korte. And then yung fiscal, he has the right, the fiscal or the judge na para i-compel itong si Major De Castro. Po, it's only the judge handling judge. The case po. So as long as we can procure probable cause para umakyat na po ito sa korte, I would, yun po, motion na for DNA. So kung judge, matagal pa kasi dadampa muna sa piskalya and it will take time. In fact, gusto nga nila i-change ang venue, alisin sa Batangas kasi lumilitaw na parang... It's a parang luto po siya eh. Kasi he has had many professional connections within the... Yun ang sabi ni Colonel Jacinto na parang may mga connection daw ata. Itong si Major De Castro, and yung I'm kanyang pamilya, sure influential. Yes po. We're not saying na ini-influensya ng mga kamag-anak. I'm not saying ini-influensya ni Major Alan De Castro. Mga kamag-anak Major Alan De Castro yung investigation. I'm not saying that. Pero po, sir. What yung is... Colonel Jacinto Molina is saying, yung pamilya nito, well-connected. Yes po. And maganda po yung term niya kanina. Para lang pumawala yung agam-agam na it might be something fixed or organized na po even before a decision comes out. So... but regardless po, sen, I support po motive. Nadalin po natin sa Senate. Okay. Kasi I think there are a lot of opportunities that
members of the police have missed para makakuha po ng available DNA evidence. Yes. And the Senate investigation. Wala tayong problema dun sa CIDG pero ang problema yes, po, sa yes, region. Regional po. Yes po. Ginawa sana ng mga police, pumunta sa isang korte at sinabi, Judge, gusto namin mag-secure ng sample ng mga buhok. Yes po. Yes po, sir. At sinabi ni Judge na mga buhok ni person of interest sa kanyang kama, unan, and sabi na Judge, sige, allowed. Okay on. Yes po. Kasi ngayon po, sir, the ruling po dyan, yung, kumbaga, yung rules natin right now is yung rules on DNA evidence na inissue po ng Supreme Court. So if we should follow that, we should ask the police to follow that po. Correct. Eh, galing sa Supreme Court yan. Apo. Sino ba naman question yan? Sige. Apo. Okay, gets ko na. So just the same, hearing natin to. Yes, sir. We're and on siguro, it. Dahil para doon sa investigative technique na yes, dapat gawin yes ng mga police, ano matutulan nila dito, magtatawag tayo ng mga resource person, proper way to investigate, di ba? Mga taga-soko. Yes, tama po yung sabi nyo, sir. It goes a long way kung paano mo kausapin yung subject. Parang kayo nga po, if you would hold Shari accountable agad, you tell her na utang mo sa akin to bilang boss mo, parang gano'n, lalo na po sa police and military, I think they would have followed, or I think the suspect would have followed na magbigay po. Kaya nga, depende sa pag-convince, pero still, yes po. Kailangan pag ginawa ko yung kunya, kinunok ko evidence si Shari, nandiyan yung abogado niya. Opo, sabihin sa kanya na, sige, kung gusto mo talaga, ito yung legal implications. Go ahead. Kailan si Into? Sir, grad pa. Na-file na po ba yung kaso sa piskalya? Pero sabi niyo po, i-move ano, sa ibang ano jurisdiction? Yes, sir. Yan ang sa pantahan namin, sir, kasama yung pamilya. Kasi, sir, yung defense lawyer nina Magpantay at saka yung retired judge kasi, sir, at dating membro ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. Kakilala niya yung mga empleyado, sir, at saka ibang fiscal doon. For purposes of fair play, sir, at impartiality, minarapat namin, sir, na nag-file kami ng motion for them to inhibit at elevate na sa regional state prosecutor ng DOJ okay, sa Region sige. 4. Alright, sige po. Ayan, malinaw. Very clear. Thank you po so much again, Carl Jacinto. Malinaw. Thank you walang very much. Walang anuman po, sir. Walang anuman po. Atty. Negal, nakita mo naman, galing ng mga taga-CIDG yes, natin sa Region 4A. Sige, yes, tuloy natin sa resolution in legislation yes para maimbestigahan to further. Thank you, Atty. Negal. Okay. Thank you din po, sir. Nanay Rosario, Miss Ching Ching. Hello po. Nanay nyo naman po, ano pong reaksyon nyo? Ayaw po, hindi natin pwede mapilit. Bawal po yun. Kagaya nga po, sir, ng sinasabi ninyo, kung siya ay walang itinatago, kahit ano, pwede. Kahit anong sabihin sa kanya, kung anong kailangan na gawin sa kanya, kailangan niyang pumayag, siguro nga ho, talagang siya ay guilty. Kaya wala ho sa kanyang makuha kahit ano. Wala hong malaman kahit ano. Wala ho siyang yun ho bang pagkukusa na ito, ganito ang gawin niyo sa akin dahil wala naman akong kasalanan. Lagi naman nga hong wala siya. Lagi hong wala siyang kahit ano, ni magsalita. Wala na ho kaming, yun hong boses niya, hindi na ho namin narinig Ayun. I'm not saying na si Major Alan De Castro ay guilty. I'm not saying that. What we're saying is, kung wala kayo tinatago at gusto mo malinis sa pangalan mo, this is for your own benefit. Kasi kung talagang gusto mo malinis ang pangalan mo, yung imahe pinoprotektahan mo na pagbintangan ka lang, you will submit to any request for evidence extraction for you na para i-cross-match doon sa crime scene na nakuha. Kasi wala kang tinatago. Yun ang sinasabi din, nag-agree doon sa ating nanay. Okay? So, yun nga ang kasabihan. Alam na this. Alam na din. Kahit po wala siya. Di ba yung sinasabi sa mga, ano, sa mga mga netizen. Sige po, tinututukan po namin to. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Napo, tuloy-tuloy napo pa rin po, tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Ms. Ching Ching. Thank you.